Sa kanyang gininto ang buhok at palaging nakangiting mukha, si Pollyanna ay isang 10 taong gulang na batang babae na nagbibigay kagalakan sa kanyang paligid. Ngunit nawalan siya ng mga magulang noong bata pa siya at naiwan siyang mag-isa. Nanatili siya sa ampunan hanggang sa makalipas ang ilang panahon, kinupkup siya ng kanyang mayamang tiyahin. Inihanda ng kanyang tiya, si Miss Polly, ang maliit na atik para kay Pollyanna. Tuwang-tuwa ang kasambahay na si Nancy. Sana ay mapasaya ng ating munting panauhin ang masungit na Miss Polly. Pagdating sa bahay ay napaiyak si Pollyanna sa tuwa. Niyakap niya ang kanyang tiya. Ngunit medyo seryoso ito. Pinasyal niya si Pollyanna sa buong bahay. Namangha si Pollyanna sa laki at karangyaan nito. Ipinakita ng kanyang tiya ang magiging kwarto niya sa atik. Ito ang iyong silid at alas 6 ang hapunan. Huwag kalimutan. Nagustuhan ni Pollyanna ang kanyang silid. Kahit nakita niya na may iba pang mga silid sa bahay, hindi na inisip ni Pollyanna kung bakit ang atik ang binigay sa kanya. Saktong alas 6 ay dumulog si Miss Polly sa hapagkainan. Ngunit hindi si Pollyanna. Nasaan ang batang yun? Gusto niyo po bang tawagin ko siya, Miss Polly? Hindi na. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Miss Polly sa silid ni Pollyanna. Ngunit walang tao doon. Agad siyang pumunta sa hardin para sabihin sa hardinero na nawawala ang bata. Tinuro naman ng hardinero ang burol at nandoon pala ito. Nagmamadaling tumakbo si Nancy papunta kay Pollyanna at magkasama silang bumalik sa villa. Hindi mahalaga kay Pollyanna kung ano man ang sitwasyon. Basta napapanatili niyang positibo ang saloobin tungkol sa lahat. Ikinamangha ito ni Nancy, kaya tinanong niya kung ano ang sikreto ni Pollyanna. Ang masayang laro, tinuro ito sa akin ng ama ko. Nung bata pa ako, isang matulunging babae ang nagdala sa amin ng saklay. Nang tanungin ko kung bakit, sabi niya, para hanggat nasa paningin namin ito, malulugod kami sa katotohanan na hindi namin ito kailangang gamitin. Mula noon, tuwing mapanghihinaan kami ng loob ni tatay, maiisip namin ang araw na yon at nakakahanap kami ng dahilan para magsaya. Kinagabihan sa kanyang kwarto, naalala ni Pollyanna ang kanyang ama at napaiyak na lang. Ama ko, nakasama na ngayon ng mga anghel. Sinusubukan kong laruin ang laro natin. Pero kung nandito ka rin na nag-iisa sa madilim na atik, mahihirapan ka rin na magsaya. Kinabukasan, bumaba si Pollyanna sa hardin at niyakap ang kanyang tiya. Tita, alam mo po, ngayong umaga ay nagpapasalamat akong buhay ako. Ganyan ba pumati ng magandang umaga? Pagkasabi nito ay tumalikod si Tia Polly at umalis. Habang pinagmamasdan sila sa malayo, naluluha ang matandang hardinero. Sinabi niya kay Pollyanna na kamukha niya ang kanyang ina. Ikinasiyang malaman ni Pollyanna na kilala ng hardinero ang kanyang ina. Sa paglipas ng panahon, gumanda ang buhay ni Pollyanna sa villa. Pagkaalmusal ay gagawin niya ang kanyang takdang aralin sa patnubay ng tiya. At pagkatapos ng tanghalian ay libre na ang oras niya hanggang alas 6. Nagagawa rin niya ang mamalengke para sa bahay. Isang araw sa bayan, may nakita siyang lalaki na nakasuot ng mahabang itim na Amerikana at may mataas na sombrero. Sinubukan niyang makipagkaibigan, ngunit hindi niya lubos na maunawaan ang lalaki. Lumipas ang panahon at nakita niya uli ang lalaki. Sinubukan niya itong kausapin ulit. Sa pagkakataong ito ay nakipag-usap rin ito sa kanya. Nagulat si Nancy dahil kahit na napakayaman ng lalaking iyon na si Mr. Pendleton, mag-isa lang ito sa malaking bahay niya at hindi kailanman nakikipag-usap kanino man. Kinabukasan ay umuwi si Pollyanna na may kasamang nanghihinang aso. Hindi umimik si Miss Polly. Ngunit ng sumunod na araw,
Nagsama naman siya ng isang batang lalaki sa bahay. Sinungitan na siya ni Miss Polly. Tama na, Pollyanna. Sa lahat ng mga kahindik-hindik na ginawa mo, ito ang pinakamalala. Na parang hindi pa sapat na inuwi mo ang lahat ng pusa at aso sa lansangan. Ngayon ay nagsama ka pa ng pulubi sa bahay ko. Hindi po ako pulubi, madam. Pagkasabi niyon ay mabilis na umalis ang bata. Ngunit determinado si Pollyanna na iligtas ang batang ito mula sa lansangan. Setyembre nang magsimula siyang pumasok, hindi nagtagal ay nagustuhan niya ang paaralan. Isang araw nang bisitahin niya si Mr. Pendleton, hiniling nito kay Pollyanna na huwag umalis at kung maaari ay doon na siya tumira. Siyempre, imposibleng magbigay ng sagot si Pollyanna. Ipinaliwanag ni Mr. Pendleton ang lahat. Nung medyo bata ako, umibig ako sa iyong ina. Mahal na mahal ko siya pero hindi ako ang minahal niya. Hindi nagtagal, pinakasalan niya ang iyong ama at umalis sila sa lungsod na ito. Mula noon, tila laging galit sa mundo si Mr. Pendleton. Palagi ang mahaba ang mukha niya. Ngunit dahil kamukha ni Pollyanna ang kanyang ina, naging posible para kay Mr. Pendleton na tumingin sa mundo sa mas positibong paraan. Kung mananatili doon si Pollyanna sa lahat ng oras, magkakaroon siya ng dahilan upang mabuhay. Lumipat ka na lang dito at magkasama tayo magiging masaya. Ituring mo ako bilang iyong ama at ituturing kita bilang anak. Ngunit bagaman hindi ipinapakita ng kanyang tiya, alam niyang mahal na mahal siya nito, kaya ayaw niyang iwan ang kanyang tiya. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin kay Mr. Pendleton. Sa wakas, nakaisip siya ng solusyon. Nais niyang ampunin ni Mr. Pendleton si Jimmy, ang batang tinanggihan ng kanyang tiya. Sa ganitong paraan, ay parehong magiging masaya sina Mr. Pendleton at Jimmy at mabibisita silang dalawa ni Pollyanna ng madalas. Iniling ni Mr. Pendleton na magkita sila sa susunod na linggo. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, nangyari ang isang aksidente. Nabundol si Pollyanna ng kotse. Makalipas ang isang araw sa ospital, nang imulat niya ang mga mata, napakasaya ni Pollyanna na nabuhay siya. Ayaw niyang paalisin ang kanyang tiya sa tabi niya. Ito ang pinakamasaya niyang sandali dahil tinawag siya ng tiya na aking darling. Makalipas ang ilang araw, nakalabas na siya sa ospital. Ngunit hindi na niya magamit ang mga binti niya. Nang bumisita si Mr. Pendleton kay Pollyanna, sinabi niya kay Miss Polly ang tungkol sa kanyang alok kay Pollyanna at kung paano siya tinanggihan ng bata dahil sa pagmamahal sa tiya. Matapos marinig ito, lumaki ang pagmamahal ni Miss Polly para kay Pollyanna. Upang mapasaya ang pamangkin, pumayag siyang umakyat ang aso sa silid ni Pollyanna. Isang linggo ang hinintay nila bago dumating ang doktor na galing pa sa lungsod. Pagkasuri kay Pollyanna, kailangang ibigay ng doktor ang masamang balita. Sa kasamaang palad, ang batang ito ay hindi na makakalakad. Hindi! Naiyak si Miss Polly sa narinig at nahimatay. Matapos marinig ang pagkabigla ng kanyang tiya, umiyak si Pollyanna. Alam na ng lahat na magiging malungkot ang mga darating na araw. Napaluharin sila sa sinapit ni Pollyanna. Mula noon, lahat ng bumibisita sa kanya ay sinasabihan niya tungkol sa masayang laro. Upang mapasaya si Pollyanna, nagpa siya si Mr. Pendleton na ampunin si Jimmy. Nang mabalitaan ito ni Pollyanna, napakasaya niya! Isang araw, hindi makapaniwala si Miss Polly na siya lang ang hindi nakakaalam ng masayang laro. Nalaman niya lang ito nang makausap niya si Nancy, kaya pinuntahan niya si Pollyanna. Ang masayang laro. Simula ngayon ay sabay na natin itong lalaruin. Yay! Pinakamagandang balita yan, Tita Polly! Samantala, ang doktor ni Mr. Pendleton ay gustong makita si Pollyanna.
Pero may isang problema. Dahil sa pagtatalo nila ni Miss Polly dati, 15 taon na siyang hindi nakakatapak sa bahay na iyon. Sa huli ay nagkasundo naman sila at dinala nila si Pollyanna sa isang ospital sa labas ng lungsod. Inalagaan ng doktor ni Mr. Pendleton si Pollyanna at sinabing may pag-asa pa. Lumipas ang ilang buwan, nakatanggap si Tia Polly ng liham mula kay Pollyanna. Mahal kong Tita Polly, may magandang balita ako. Natapos na po ang therapy ko at may magandang resulta. Sa wakas, makakalakad na ulit ako. Sabi ng mga doktor dito, makakauwi na daw ako. Kung pwede lang lakarin ko ang pabalik. Oh, ang saya-saya ko! Lahat ay nagpapasaya sa akin. Sa katunayan, masaya nga ako na hindi ko nagamit ang mga binti ko ng ilang buwan. Dahil kung hindi ito nangyari, hindi ko sila mapapahalagahan tulad ng ginagawa ko ngayon. Sabik na akong makita ka. Nagmamahal, Pollyanna.